Good morning. So it's only 8:20. Medyo maaga akong bumangon than usual kasi yung vlog hindi ko pa na-up kasi maaga ako natulog kagabi. Right after ko mag-edit, siguro mga 12:10, 12:15, sakto naman si Zach nagising. So, tinabihan ko. And supposedly, manunood ako habang pinapadede ko siya. Ganun, manunood ako sa cellphone. Pero wala. Bagsak. Nakatulog ako. Sabi ko, okay na lang din. Hindi ko na pinili yung sarili ko kasi nga, ewan ko, sure yung mata ko pagod. Pagod sa pag-iyak. Kaya parang gusto matulog. Bumipikit na talaga siya. So, yung from 12:15 hanggang 8. Fair. Ang haba na tulog ko. Lalo na si Zem. Kasi diba, mga 8:30 yata ito nakatulog kagabi. Tapos nagising siya ngayon. Alas 8 lang din. Almost 12 hours sleep. Good. Gustuhin ko man na gano'n siya sana everyday. Hindi ko siya pag nanapin sa tanghali para maaga siya matulog sa gabi. Kaso, nap time is... Their nap time means it's my time. It's mommy's time. So, pag siya natulog, wala din akong pahinga. Kaya, mas maganda matulog. Unless andyan si daddy. But anyway, so yun. Sad pa naman ako. Good morning! Happy Monday! Ang bilis. Monday na naman. Nagsaing na ako. Pinilit ko ba? Nagsaing na ako kasi parang bala kong paghatid kay Seb, mag-iikot-ikot kami ni Zach. Depende pa ha. Kasi parang medyo makulimlim eh. Pero parang bala kong mag-iikot-ikot kami ni Zach para pagdating ko, magluluto na lang ako ng adobo at least meron ng kanin. Yun lang. Let's go! Say good morning, Zeb! Good morning! Okay, go, go, go! Yeah! Press number one! Uh-oh! Say hi, Zach! Hi, Zeb! Hi, Zeb! Two? One! Why are you smiling, Zach? Zach, look! Zach, look in the mirror! Yeah! Who's this? Babalik na kami. Actually, yung plano ko dapat, magliliwalyo kami ni Zach as in, sasakay kami ng bus. Tapos, hey! Patingin siya, sino kong sabi man? Pala ko, sasakay kami ng bus. Kaso, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Alam mo yung somewhere near lang, parang after 2 or 3 stops, bababa kami. Kaso, wala akong idea kung saan kami pupunta. And at this hour na maaga pa. So, yun. Wala na. Ay, parang naisip ko tuloy. Huwi muna ako pala. Tapos, gagawa akong activities for Zeb. So, yun. Kahit isa lang. Activity lang pala. So, this is what I came up with for Zeb's activity. So, yan. Valentine's related. So, broken hearts puzzle. So, syempre, imi-mix-mix ko yan. In one container para ibuin niya. So, yeah. That's it. It's only 9:35 pa lang naman. So, may time pa ako mag-isip pa ng other activities. But for the meantime, or in the meantime, I'm gonna start cooking. So, ready na mamaya-maya. So, kung may maisip man pa akong gawin, pwede kong i-multitasking. So, yeah. But I'm also multitasking right now watching Is Judy's Wife. Ang dami ko nang na-miss na videos or mga kapanoorin sa YouTube kasi nga, diba, I've been hooked to my series. Kaya, ang dami kong nasa watch later. Pero, ang only vlog na hindi ko wina-watch later is yung kay Judy. Every morning, pag nagluluto ako, ganyan. Tapos, pag may time pa ako, nanonood din ako ng iba. So, yun. Wala lang. FYI. My chicken has been marinating in the fridge for almost 12 hours now kasi 10 o'clock ng gabi ko siya natapos gawin eh. So, nandiyan na siya. Toyo, suka, paminta, dahon ng laurel, bawang. And so, sa akin kasi piniprito ko muna yung manok. Tapos, pagka medyo crispy-crispy na siya, saka ako nilalagay yung sabaw. So, let's do that. Hi, I just got off the phone. Remember my issue dun sa vaccine ni Zeb.
So, nag-ano nga ako, nag-alarm ako sa phone ko na tumawag ka kasi kailangan mo na i-follow up kasi tatlong linggo na yun. Dahil ang instruction sa akin, after 2 weeks ako mag-follow up, diba? So, tumawag ako. 10 o'clock siya nagbubukas eh. 10:08 yata ako tumawag. So, yung boses nung sumagot sa akin, parang antok-antok pa or parang wala pa sa mood. Tapos, singot siya ng singot. And then, ano to, sinabi ko nga, nag-email na ako, ganyan. Tapos sabi niya, did you receive a reply from us? Kasi nag-auto-reply lang. Sabi ko, hindi, auto-reply lang. Sabi niya, then, if you haven't received an email or a reply, ibig sabihin, hindi pa daw yung na-update. Kasi, they receive high volume, achuchuchu, ganyan. Sabi ko, this is the second time na kasi nag-email ako. Yung first time ko is, hindi ko pa kasi lumatandaan. Sabi ko, March or April last year pa. Pero nung chine ko sa phone ko, May pala yun. Tapos sabi ko, nag-follow up ako ng July, wala pa din. Tapos ito na yung the second time na nag-send ako with attachments kasi yun. Tapos, syempre, ayun yung pumaniwala, imposible daw kasi wala na daw silang backlog from last year. Tapos, so, chinek niya kung tama daw ba yung email na sinindan ko. The fact na nakareceive ako ng auto-reply, tama yun. Tapos, ayun, hiningi yung email address ko. Ang tagal niya pa hinahanap, nasa phone kami. Sabi niya, how come I don't have a... Tapos maya-maya, oh, I see it. Ay, nako. Tapos ayun, sabi niya, i-update niya na daw ngayon na. Tapos, magsisend daw siya ng email kung ano yung next steps na gagawin. Kasi, di ba, gusto kong patuloy yung vaccine ni Zeb. Tapos yun lang, nainis na ako kasi medyo irate siya ng konti. Na, alam mo yun, parang ayaw niyang makinig. Dahil yung sinabi ko, kasi yung sinabi niya kasi na parang in-end, parang gusto niya na i-end yung conversation na magre-reply kami sa'yo, marami lang kami backlog. Sabi ko, nung parang sinabi ko na last year pa ako nag-email, parang nagbuntong hininga si ate. Tapos yun, di na sopla naman siya. Nakakala, alam mo, ngayon lang, ever since talaga sobrang saludo ko sa efficiency ng proseso dito sa Singapore. Lahat maayos sa pagkuha ng mga pass namin. Lahat maayos. Ngayon lang ako finil ng process nila. Kasi imagine from last year pa yun. So, wala lang. Kumukulo na. Ay, kakalagay ko lang ng sabaw ng aking adobo. Yan, so, parakuloyin ko lang konti. Tapos yung heart na isip ko ilagay sa cardboard para matigas, para magamit pa ulit. Kasi sayang, isa lang yung red dito sa art paper. Kaso hindi kasha. Hindi kasha yung ano. Meron pa akong ganitong isa, kaso parang nahinayang na akong gupitan. Pero we'll see. Okay, I'm done cooking. Ano, bilis naman ng oras. 10:45 na. Magka-10:45 na. Pero in the meantime, I'm gonna try. Titignan kong papagawa ko kay Zach itong activity na to. This is one of the first few activities na ginawa ni Zeb noon for fine motor tsaka hand-to-eye coordination, yung isusunod niya ganyan. So, dati kasi nung nakakalat lang to somewhere, dati sinusubo ni Zach to. So, tinabi ko. Ngayon, I'm gonna try to let him play for a while. Tapos, magsusundo na kami. Ang bilis! You want to do activity? Yeah? Okay, here, look. Sit down. We're gonna do activity. You sit down. Look. Wait a minute. Look, what you're gonna do, Zach, is... Okay, shoot it here inside. Okay, can you do that? Wow, good job! Some more? Some more, Zach. Very good. Okay. What color is that? White. Shoot. Okay. Now shoot the blue one. Blue. Very good. How about the red? Very good. How about the red one? Last one. Oh, shoot. Oh, shoot the red one. Oh, shake. You want to do it again? Yeah, you want to do it again? Red. Shoot the red one. Shoot it. Oh, mommy will open it up. Well, let's open. Yeah.
Yay! Do it again. Good job, Zach. Success! Hindi niya na sinusubok at kaya niya na i-shoot. Nagulat naman ako. Kasi nga, like what I mentioned last time, si Zeb, sinimulan ko sa activities 18 months. He's only 17. No? And I didn't think na makaka-concentrate na siya or alam mo yun, nandun yung attention niya. Pero, he can do it na pala. So, yeah, we're gonna start. I need to go back through yung album ko. Oh! Okay, try, try. Shoot it. Yay! We're off to Kuya's. Guys, nagbabasa ako ng comments. Actually, hindi ako makago through. Isa't kalahating comment pa lang nababasa ko. Naluluha na ako. Kaya sabi ko, mamaya ko na i-continue. Salamat sa mga nag-comment. Nakita ko na yung mga notification kanina. And partially, nababasa ko kasing comment. And natatouch ako. So, yun lang. Naiyak na ako. Okay, wait. Hi, guys. Maaga natulog yung dalawa. Maaga ako nagpatulog. So, it's only, imagine, it's only 2 o'clock. Mga 1:30 yata sila nakatulog. And ako, inaantok din ako talaga. But, naisip ko, panigurado bitin si Zeb sa isang activity. Mag-ano pa yun ng more. So, maghahanap pa ako sa Pinterest ng mga pwede kong maiprepare. And then, yeah, I'm gonna do it. Tapos, manunod na rin ako ng series habang ginagawa yun. So, yeah. Nagtok pa ako. So, somebody's up. Gising na silang dalawa. Dede. What is this? A dede. Dede? It's a dede. That's not a dede. It's a dede. It's not a dede. Anyway, so we're gonna start doing activities now. So first activity is mending a broken heart. This is a puzzle set. And what you're gonna do is find the matching piece so you can make a heart. Can you try? Can you try like this one? Look. Look at this. Can you make a heart? There you go. Good job. What about the other pieces? Can you find the matching piece? Yeah, okay. Can you put it together? What is it? Uh-oh! Does it match? No. Okay, find the matching piece for this one. Look, this is the top of the heart. Look, where's the bottom half? Sure. Very good! There you go! Yay! Okay, next two. And that one. That one and? Look at it. That's the heart, the upper half, or the bottom part? That one. Very good. Okay, last one. That one. Yay! Can you put it together properly? Uh-oh, does it match? It should match. Yeah. Go. Very good, Zeb! Okay. Now we're doing visual discrimination. So, matching the picture. Uh-oh. Boy holding a heart. Yeah. Girl holding a heart. But is she... Look, brown hair. Girl with the brown hair holding a heart. Very good. Next. Yes, that one. Boy. With the yellow hair. Next one. Yeah. Look. White. Is it the same? Yeah. No, look. Look at the heart. The other one is red and the other one is pink.
So which one matches? Very good. Very good. Now next is number sequencing. Look, you count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, with the number 7. And then wait a minute, Zach. And then 7, 8. What comes next after 8? 9. Okay, find the number 9. Find the number 9. There you go. Wait a minute. It's number 9, like this. Look. No, other way. Look at the heart. Very good. Okay, what's next? 20. Wait, 9, 10. You count. 11, 12. What comes next after 12? 20. No. 20. What comes after 12? 13. Very good. Put the number 13 beside the number 12. Very good. What we're gonna do? We're gonna stamp heart. Look at this. Boop. I didn't show up. Fail. You make sure you get enough paint on that and then boop. Yay! Me. Your turn. Boop. Get more paint. Boop. Boop. How about Zach? Your turn. Bah. Yeah, make sure it's covered. Go, Zach. So, oh, how about that? Whoa! Fairness, na-stress ako doon. Wait. So, yan. Tapos na kami sa lahat ng activities. And, I'm gonna have merienda. Mm-mm. With the, parang Nutella, pero hindi siya Nutella. Let's go. And so, we are out. Zeb. Zeb. Where are we going? Water playground. We're going to the water playground. Since medyo maaga-aga pa. It's 5:20. Wait lang. Tirik ng araw pero okay na yan. At least kahit malamig yung tubig, mainit yung araw. So yeah, I'm gonna play. Diyan kami papunta sa Iwan Tukato. Merong water playground sa taas. Tao-tao. Solong-solo na naman namin dito. Are you excited to play? Yeah? You want to play also, Zap? Okay. Change clothes. Naalala ko lang, last na punta namin dito, ano pa si Zap? Ah, si Zap. Si Zach. Naglalakad na, pero hindi pa siya ganun kaano maglakad. Alam mo yun, yung parang mas prefer niya rin gumpo ko rin. Ha? Okay, wait a minute. Mas prefer niya pang gumapang nun. Zach Gabriel, not there! Babasa ko, babasa yung camera. We're home na guys. Medyo stressful yung aming pagtatapos kasi si Zach actually napansin ko na nilalamig na siya.
Tapos na po na kay Zeb. Zeb, come on, let's go. Siyempre, as usual, si Zeb mahirap pigilan. Tapos, sige, sige, konti pa, konti pa. Hanggang si Zach na mismo ang lumapit sa kanyang stroller at umuupo na siya. Ibig sabihin, ayaw niya na, tapos na siya. Siyempre, basang-basa siya. Sabi ko, come on, ko na sila, babanlawan ko na, may dala akong sabon nila. Yung banlawan doon is actually meant for the kids lang talaga. Meron lang siyang harang na mababa, tapos may shower, ganun. Open siya, tapos as in, nandun lang din siya sa area nung water playground. Ang problema, sobrang hangin. Inuna ko nga si Zach na banlawan kasi nga, di ba nga, para hindi na siya lamigin, para mapalitan ko na siya ng damit. So, inuna ko na siya. Kaso, sobrang hangin. Kahit nakabihis na si Zach, sobrang hangin. Habang inaano ko naman si Zeb, habang binabalawan ko si Zeb, si Zach, halos basa na naman dahil nga yung wisik ng hangin, ay wisik ng tubig from the hangin. Ayun, tapos umiiyak na si Zach, nanginginig siya. Gusto magpakarga. So, mabilisan, pati ako, hindi na ako nagbanlaw. You are not careful. Huh? Okay. Tapos yun, si ako, sabi ko dito nga ako sa bahay maliligo. Kaya, yan, isura ko. Nagpalit lang ako ng damit doon. Kasi syempre, kakargayin ko si Zach. Kung basa ako, useless. Oh, we go inside. Wait for mommy, ha? Mommy will get food. We're gonna eat na. So, ayun, maliligo muna ako. At magsasalang ng labada dahil yung mga basa namin lalaban ko na rin tsaka sama ko na yung asyempre nasa labahan. So yun. Pero nung nakaupo si Zeb sa stroller, sabi niya, that was fun. Fairness. Hug fest! Hug, hug, hug. Hug, hug, hug. Oh, pagod na si Zach. Oh, hug. Uy! Hi! Hi! Cheese! What's that? Hi guys! It's 8:25. Tapos na kami lahat kumain. Hindi ko na naintay si Daddy kasi I'm so hungry. And later siya nakalabas ng office eh, 7:30. Sabi ko, mauna na ako kumain. So yeah, tapos bibili pa ako sa... Hindi ko na masabi yung salitang G-R-O-C-E-R-Y kasi si Zeb alam na yun. So, yun, mamimili pa ako kaya ang tagal ni Daddy. Aray ko, Diyos ko naman. What am I doing? Hindi ko pa alam ano ulam bukas, guys. But anyway nga pala, I want to thank all of you. Char! Awards! Want to drink water? Ayun, no kidding aside, super thank you so much sa lahat ng mga nag-comment sa vlog ko yesterday. Hindi ko man in-expect na ganun yung maging response nyo. At hindi lang mga one-liner yung mga comment nyo. Talagang nobela. So super thank you so much sa mga nag-comment at, you know, nagbigay ng inputs nila. And milk? Okay, wait a minute. It just made me realize lang din na medyo I don't give myself credit that I deserve. Yes. So parang kinailangan pa manggaling sa ibang tao or sa inyo na I'm not doing horribly on this parenting thing, but definitely it's hard. Oh, pero You guys made me realize na I'm not that bad. So, yun lang. Super thank you. Hindi nyo lang alam kung gaano nakatulong sa pag-aang ng loob ko yung mga pinagsasabi nyo, mga comments nyo sa yesterday's vlog. Thank you so much. I really, really appreciate it from the bottom of my hypothalamus. Oh, see you. It's wet. See? Because you're not careful with the water. Kuya got wet. Hey guys. Natulog na ako actually.
It's 11:04. Hindi na kasi si Daddy na kasi nag-grocery dahil late na siyang natapos kumain lahat-lahat. So, anyway, yung dalawa, kailangan nandun ako pag matutulog. So, anyways, I'm just gonna end the vlog. I'll see you tomorrow, guys. Thanks for watching. Good night. Don't forget to subscribe. Bye.